Babala mga biyaheros OFWs lalo na sa mga pauwi sa Pilipinas na lalapag sa Manila International Airport Terminal 1. Magmatsyag po kayo ng maigi sa inyong mga bagahe. Tingnan nyo ng mabuti kung bagahe nyo ang nakuha ninyo. Dahil may bagong modus na naman ngayon sa airport na palit bagahe. May mga kababayan kasi tayong galing pa ng Italia, ang isa sa kanila ay nagreklamo sa NAIA. Dahil yung mga bagahe ng kanyang kasamahan ay tama. Bukod tanging ang kanyang bagahe lang na naglalaman ng mamahaling gamit ang nagbago. Pinalitan, dinikit lang ang kanyang baggage tag sa bagahe na hindi kanya. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ay, hindi talaga akin yan. Hindi naman ipambabae eh. Para yung mga ibang lahi may ari tuloy. Hindi, yan yung mga hindi nagki-claim. Pinalitan yan. Yan doon yung mixer kung mamahalin yung mixer ngayon. Hindi yan akin. Nakakatakot naman itong nangyari. Mayroon palang mga bagahe na hindi na-claim sa airport. Tapos ang modus ay ipapalit nila sa mga bagahe ng OFW na dumating sa Pilipinas. Kaya mag-ingat kayo mga kababayan. Dahil di biro yung pagpakapagod nyo sa ibang bansa para magkapera para makabili ng mga gamit. Tapos pagdating sa Pilipinas, nanakawin lang ng ganoon. Narito sabay-sabay natin panuorin ang buong video ng ating mga kababayan. Ayo, hindi naman ito. Bakit lumaking ganun? May plastic yung akin. Eh, halatado namang hinila na, oh. Hinila, oh. Tapos, may naka-tip, oh. May naka-tip ito dito. Ngayon lang, ito dinikit. Tinanggal dito kanina, no? Kaya na rin, napalitan, pinalitan na. Kaya pinalitan lang ito, dito na lang. Ano pa hindi natin? Ibalik natin. Ayun, ibalik natin. Ibalik natin. Ibalik mo dito. Ano problema dyan, sir? Ayun, isin mo. Kaya hindi ito kaming bawal lang ganito. Dito na lang yan. Hindi, hindi lang namin na-claim sa yung number mo kasi minamats namin. Kasi kami nagmamats ng pagkain ngayon. Ayon dito kay Kabayan, ito daw baggage tag, nakadikit daw umano ito sa tunay niyang bagahe noong nag-check-in siya. Pero nung lumapag na sila sa Pilipinas, nagtaka siya dahil yung baggage tag niya ay nakadikit na umano sa ibang bagahe na malaki at hindi nakabalot ng plastic. Kaya ito nagreklamo. Pero itong taga NAIA, hindi pa pinapaniwalaan itong si Kabayan. Pero nakita niyo hindi yan yung bag niyo? Hindi po. Hindi sa sinitan niyo. Lala sinitan niyo yung check-in counter doon. Ang design niyo yan. Ay, hindi naman nga yan ang binaba nila. Hindi yan ang dinikin. Hindi, nung nakita mo sa check-in counter. Oo, nandun ako. Oo. Sana sinitan mo sa hindi yung bukto. Hindi, hindi. Ito, hindi. Kaya kita sa tinanong mo yung counter kanina. Doon saan? Malpensa yan, sir. Galis niyo. Hindi yan, kasi nga pangalan mo ay nakadyan, sir. Ay, may nagdikit na na rin. Ayun, hindi natin alam kung sino nagdikit na. Sir, hindi yung dinikit na rin yung nakabit dito niya. Pero nung kinikik ko namin ito, magkakamay kami na. Sa Pilipinas, walang magkakabit dito. Sir, bawal yung nagbibidyo. Hindi, pwede ho. Pwede. Hindi, public servant po kayo eh. Hindi, public servant eh. Public servant eh. Oo, private po kami. Kasi para malaman din namin yan eh. Private po kami. Hindi ho natin yung loko yung bagahe nyo. Oh, wala naman ang sinasabing yung loko yung bagahe. Oh, wala naman ang sinasabing yung loko eh. Kaya nanawagan ng tulong ngayon si Kabayan kay Senator Raffy Tulfo para maimbestigahan ang nangyari sa kanyang bagahe. Kaya sa mga kababayan ko dyan na pauwi sa Pilipinas o paalis papunta ng abroad, maging mapagmatsyag po kayo ng maigi sa inyong mga bagahe, mga kababayan. Busisihin nyo ng maayos yung mga bagahe nyo bago kayo papasok at lalabas ng airport. Dahil marami ang mga bagahe na magkakamukha. At mas mainam punan nyo ng litrato yung mga bagahe nyo o sulatan nyo ng pangalan. Balutin nyo rin ng plastic at kung maaari, lagyan nyo ng palatandaan yung inyong mga bagahe para mabilis yung makilanlan ang inyong mga bagahe at nang may maipakita kayong ebidensya sakaling magkaproblema man kayo tulad nito. Dahil balik na naman ang kagaguhan ngayon sa airport, kaya mag-ingat kayo mga kababayan.